What's up, guys? Welcome back to my channel. Thank you for the support, everyone. Shout out sa inyong lahat. Ngayon po ay pag-usapan naman natin yung about sa Would You Rather ni Inday. Ngayon po ay ang aking katanungan is about Would you rather be a poor person and having a true friend, or would you rather be a rich person and having a fake friends? Comment down below kung ano ang inyong gusto. Gusto nyong maging mayaman pero nakapalibot naman sa inyo is mga fake people. Yung mga merong mga kaisipan na crab mentality, it says English na. Or you want to be poor and having a good friend, true friend, na kung kailangan mo ng tulong ay pwede mo silang takbuhan. So, comment down below kung ano po yung gusto nyo. Ako ay hindi lang mapalagay. Ako ay nakatayo lamang dito. Kasi yung chair is mababa or mataas masyado. So, for me, ang pipiliin ko is okay na ako ganito. Ganito ako. Tapos, hindi naman ako ganun kayaman. Hindi naman ako ganun ka-poor. So, balance lang. Balance lang. Kasi, sasabihin kong may kinakain naman ako araw-araw. Kumakain ako ng 3 times a day or 4 times a day. Kung merong kamatis at saka cucumber, okay na sa akin yan. At saka mataba pa naman ako. So, hindi ako poor. Hindi po. For me, I'd rather be poor and having a true friend. Kasi po, kung halimbawa po is mayaman ka, tapos marami kang friends, of course, marami kang friends. Marami yung lalapit sa'yo, not because they are true. Totoo yung nila na maging kaibigan ka talaga. Yung iba is parang lumalapit sila sa'yo because may kailangan sila sa'yo or makakatulong ka sa kanila. Pero once na nandun ka na sa kagipitan or once na yung parang hindi mo sila pwedeng pagkatiwalaan ng mga secrets, ganon. Kasi nga hindi sila totoo. Mahirap po talaga maging mayaman kasi pag mayaman ka, kukunti lang yung maging totoo talaga sa'yo. Yung iba, pinifriend ka lang nila dahil may pera ka. Lalabas kayo, malilibre mo sila, ganon. Or pwede silang mag-utang sa'yo dahil hindi na sila pwedeng magbayad, ganon. Maraming magpifriends sa'yo pag mayaman ka talaga. Pero yung mga poor people, mapapansin po natin yung mga nasa low class lamang, mga low standard ng mga tao, yung pamumuhay is hindi naman ganun kapayak or may kapayakan ganun, pero kukunti lamang yung friends. Bakit? Kasi ayaw din naman ng mga mayayaman na makipagkaibigan sa mga poor people kasi ang iniisip nila, Alam nyo ba kung ano yung iniisip ng mga yayaman pag nakipagkaibigan sila dun sa may hirap? Baka magnakaw ito, baka hindi. Alam nyo yung ganon? Iba yung nasa isip nila pag sa yung mayayaman. At saka silang mayayaman, mahirap sila magtiwala lalo na sa mga mahihirap or dun sa mga workers nila. Mahirap silang magtiwala talaga, promise. Kahit saan tayo pumunta, pag yung mga mayayaman, nagtrabaho tayo sa mayayamang tao, mahirap silang magtiwala doon sa mahihirap, doon sa mga workers nila pag nakita nilang, ay, low standard, low class, ganon. Parang yung isip nila is, baka magnakaw ito, baka hindi mo pag... Mahirap sila magtiwala, ganon. Hirap lang ang gulo ng explanation ni Inday. Pero yun na yun. Bahala na kayo dyan mag-intindi. Basta yun na yun. So, for me, okay na sa akin na mahirap ako. Basta may kinakain lang ako kahit ginamos. O, di ba? O, kahit saging. Basta labing. O, di ba? Huwag lang maging ano. O, di ba? Mahirap. Tapos may totoo ka namang kaibigan. May totoo kang malalapitan kung yung oras ng kagipitan. Nandun talaga yung true friends, sila yung madali mong puntahan, madali mong takbuhan.
kaysa sa dun sa mga mayayaman. O, di po ba? Ako sa akin, ano talaga ako? Ayaw ko yung makipag... Hindi naman sa sabing anti-social ako, hindi naman sa ganun. Pero as much as possible, hindi talaga ako nakikipag-blend dun sa mga mayayaman. Yung parang kahit yung mga ka-level ko lang, tapos yung mga ano nila, yung mga asta nila is parang mga social sila. Hindi kasi ako ganun eh. Ako simple lang ako eh. Kumakain ako ng bagoong, kumakain ako ng sardinas, ganun. Kumakain ako ng tuyo, yon. Yung ibang mga social, sabi nila bumabaliktad yung mga sikmura nila. Ayaw nilang kumain ng tuyo, ayaw nilang kumain ng sardinas, ayaw nilang kumain ng kung ano-ano. O, diba? Ako naman, gusto ko gulay lang. Ganun lang. Gulay, mga simpleng pagkain lang din. At saka gusto ko mga simpleng tao lang. Ayaw ko ng mga sosyalin. O, diba? Dapat mga ka-level ko lang din sa ganda. Dapat mga ka-level lang. Kasi kung level up na, ay naku. Matabuna na yung kagandahan. Wala na talaga. Wala nang lalaumin. O, ganun. So, kayo po, ano po yung gusto nyo? Gusto nyo maging mayaman kayo, maraming kaibigan? Okay naman yung marami kang kaibigan. Pero pag mayaman ka kasi, tapos maraming tao around you, hindi sila yung totoong kaibigan talaga. Ang sa kanila lang is titingnan yung kapasidad mo, mangungutang sa'yo, mga toxic lang, ganon. Kaya kayo, kung mga yayaman man kayo pagdating ng araw, magpanggap na lang kayo. Magpanggap na lang kayo na walang pera, yun. Para hindi kayo utangan, tapos wala nang bayad-bayad. Alam nyo ba, yung mayayaman, bakit marami silang mga kaibigan? Kasi, merong nakukuha sa kanila. Kumbaga, ano sila eh, para silang puno na maraming bunga. Siyempre, pag marami kang bunga, halimbawa, isa kang mangga, marami kang bunga, edi maraming pupunta sa'yo, maraming magbabato sa'yo kasi marami kang bunga, marami kang maibibigay. Pero pag lilima lang yung ano mo, lilima lang yung bunga mo, edi sino yung pupunta sa'yo? Kumbaga, pili lang din yung pupunta sa'yo, magtatambay sa'yo. Yung pagtsatsagaan ka talaga dahil wala ka namang maibibigay. Yun, ganun yun. So, that's it for today. Thank you po sa inyong lahat. Thank you po sa inyong pagsusuport sa aking kadaldalan lang na wala namang kwenta. Basta kay daldal lang po ito. Pang watch hour lang. Salamat po sa inyong mga support. And God bless you po. Sana po ay meron din kayong natutunan. Meron din po kayong nakukuhang anek-anek sa aking mga video. So, pasaktuhin ko si Zoe. Thank you very much. God bless. See you po sa next video ko. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe now para po kayo ay updated sa mga next kong talk, balituktukan. And see you po. God bless. Bye-bye.